So ayun mga katropa, at nadugtong ko na po yung bawat isa, no, yung mga nagkaroon po ng putol. So ngayon na isa-isahin ko po sa inyo yung color code ng mga wire na ito, hindi nyo pa kung ano alam. So ito po mga katropa, sa yung green na may yellow, ito po yung sa brake light, no, at nagdugtong lang po ako rito ng wire, at ikinabit ko lang po ito sa starter, kasi ito po ay naka positive trigger, no, kailangan hawakan yung brake para mag-start yung rusi natin, no. So ito sila yung partner sa starter, okay? So ito namang kumpul-kumpul dito, ito po yung papunta sa ating neutral, no, primera, segunda, tercera, cuarta. So hindi ko na isa-isahin dyan kung saan yung primera, segunda, tercera, cuarta. Ito po yung sensor na ating dashboard, no, neutral sensor, ayan. So ito yung papunta naman, no, isa-isahin ko na lang yung kulay, mga tropa. Ito pong red na may white, ito po ay AC na supply ng ating headlight, no. Ayan, pag hindi umaandar yung motor, hindi po iilaw. Ito po yung linya na yon. So yung sky blue, ito po ay signal light po, yung ating right side signal, right ba? Yung right ba dito sa part na to, yun, right, 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 tama. Ito po yung right signal, yung orange yung left signal, yun, tama, yun, okay. Tapos itong kulay green, napansin nyo, naglagay lang ako ng jumper dito mga tropa na blue, pero green po yan, no. Ito po yung green, ito po ay ground. Color code ng Rusi ay sa Honda mga tropa. Yung blue, yung blue na parang, yung light na blue na parang mag-green siya, ito po ay sa ating horn, no, horn yan, sa ating busina, busina po yan mga tropa. So dito yan papunta, yan po yung positive, ito po yung magbibigay ng positive sa horn, no, galing po yan sa Honeywell switch, no, sa susi natin. So ito po yun, sa horn itong blue na blue na parang light green. Yung brown naman mga katropa, ito po ay park light sa likod, no, no, at saka light ng ating dashboard, no, umiilaw yan pag binubuksan natin yung headlight, ilaw din sa dashboard, then ilaw sa ating tail light, no, or park light yan. So ito namang parang gray, ito po ay yung galing sa ating flasher relay, baling sa ating flasher relay. Ito namang black mga katropa, na solid black, ito yung accessories wire, at yung kulay red, ito po ay positive na galing sa ating battery. So may nakalimutan ba ako dito? Ayan. So ngayon ang gagawin natin dito mga katropa ay ipa-partial tape lang muna natin to, kasi baka may problema pa at ayusin natin, no. Ayusin lang muna natin yung pagka-partial tape. So parang ganito, para pwede pa natin siya mabuksan kung mayroong problema, no? Okay. So ganun po ako mag-wire mga katropa. Pina-partial ko muna siya, inaayos yung pagkaka linya, baka may mali sa ginawa ko, kasi hindi naman po tayo perfecto. Ayan, so pinipix muna natin yung mga sobra-sobrang wire, yan tinutupi kung pwede matupi. Ayan, so maya na po natin yan ititape. Ayan, so okay na po to rito. Ayan, at ibabalot po natin kasi yan dito, mga tropa. At maglalagay po ulit ako ng partial dito at saka dito, pero mamaya na, kasi test muna natin gamit ang test light kung may function yung mga wire na ito. Okay, so on natin yung susi. At unang che-check natin dito yung accessories wire mga katropa. Yan, so magiging mahaba itong video na ito, no. At kung sumobra sa 10 minutes ay puputulin natin at abangan nyo sa sunod na video, okay? So ayan po yung accessories wire. Yan mga katropa. So mayroon pong accessories wire sa kulay black po, okay na po yung kuryente niya. Ngayon itong kulay gray na ito mga katropa, che-check din natin to, kasi gumagamit din ito ng accessories wire. Ito yung papunta sa flasher, para malaman natin kung nag-flashing ito. Hanapin yan natin dito sa socket at tutusukin lang natin. Yun. So okay yung kanyang flasher, at may accessories wire na papunta sa kanyang flasher. Yan. So kung goods yun, yung goods yung ating flasher, automatic na po yan. Magbibigay po yan ng signal or light papunta po sa left at right signal, depende kung yung mga bulb ng signal light natin may problema. So yung connection okay na. Okay. Yan. So ano pa yung check natin dito? Yun lang naman. So ground check. Check naman natin itong ground dito kung may positive yan. Ay kung may positive, kung mayroon po siyang ground. So iipit natin sa accessories wire sa black. Tapos yung kulay green na ito, check natin kung lahat sila may ground. Yun, so may yung green, lahat ng green dito, check natin kung may kuryente. Yun, goods.
goods. So goods po yung green dito sa supply. Kaya iti-tape na natin to. Okay? Isa pa pala. Check natin itong starter bago tayo mag-tape. Ididikit natin to sa accessories wire. At pakinggan nyo po kung tumunog yung ating starter. Pag may tumunog sa starter, okay na tayo dito. At i-tape natin. Yun, walang click papunta sa starter. Sanggit lang. So, itong wire na ito mga katropa, check muna natin to papunta sa likod. No? Ikakabit muna natin to dito sa accessories wire. Susok-sok lang muna natin. At gamit ang test light, check natin kung may kuryente papunta sa likod na linya. No? Ayan, nakasuksok na siya. At dito tayo sa kabila. Yun, so gamit pa rin yung ating test light, iti-test natin yung linya ng yellow na may red kanina na papunta sa likuran. Ito po yung papunta po yan dito sa ating starter relay. So check natin. Ayun, mayroon. So goods po yung linya. Pero ang ginawa nila, nag-jumper po sila ng wire na kung gaya ng nakita nyo kanina, ito pa nga yung wire. Oh, hilahin natin. Ayan. So ito po yung jumper nila na wire. So which is wala namang problema pala dyan, no? Ayan. So okay yung connection, kaya tanggalin na natin yung jumper na yun. Okay? So mamaya na tayo dito mag-aayos sa starter. Balik muna tayo dun sa unahan. Chinek lang natin dito kung may wire na positive na pumupunta rito, no? Kung yung wire na ito eh hindi putol. So na-verify natin hindi putol. So balik tayo sa unahan. Yan, so pwede na natin itong i-tape ibalot, mga katropa. Kasi na-verify na natin na walang problema sa connection dito, no? At okay na at naisaayos na natin. Okay, so tape na muna natin. At ibalik dito sa ayos. At mag-umpisa na tayong mag-wiring ng signal light at sa mga wiring connection accessories na motor na ito. Okay, so ibalot ko muna. Okay. Ayan mga katropa, tatapos na po natin, no? Nabalot na po natin, no? Itong wire na po ito, ito po ay papunta po sa kanyang starter. Ngayon, pwede na po tayo mag-umpisang pagganahin po yung lahat ng accessories. So, si headlight, si signal light, si busina, kasi okay na po yung mga connection. Tinanggal na po natin yung mga jumper na ginawa nila at maayos na po yung wire na ito dito ni sir, no? Ni ating katropa, naayos na po natin. Ayun ang gagawin naman natin nga, ika nga sabi ko, ayusin na natin yung linya papunta sa harap. Okay? So, ganito lang yan. At may excess pang wire dito, tanggalin ko lang. Ito yung mga wire na kinabit nila. At meron pa ako nakitang wire dito. Ito po ay sa mini driving light mga katropa. Hindi ko na sinama sa wiring pero ikakabit natin ito mamaya. Ilalagay ko lang muna sa baba. Pag mag-aisa po tayo ng mini driving light, gagamitin na po natin yon. So dito mag-umpisa tayo mag-wiring sa harapan. So unang ikakabit natin dyan yung socket po, no? Yung socket ng ating Honeywell switch para ma-verify natin kung may mga problema din dito. Ayan, oh. So may mga putol-putol din. Pero madali lang yan. Walang problema sa atin yan. Tuturuan ko kayo. Tuturo ko sa video na ito kung paano yan ayusin. Okay? Unang ikakabit natin yung kanyang wire ng ating Honeywell switch. So ipasok natin dito para mas maganda. Ayan. So ito po yung wire ng Honeywell switch. Mga exit step. Tanggalin mo natin. So ayan, no? At itong socket muna yung sasalpak natin. Hanapin natin yan dito. So ito lang yan, kulay black. So verify mo rin. Dapat black dito, dapat may black din dito sa kabila. Ayun, meron. So walang putol, kaya ikakabit natin. Ayan. So ito po yung wire papunta po sa Honeywell switch, no? Then next na ilalagay muna natin yung dashboard para ma-double check din natin. Sa kanyang dashboard, makita rin natin kung nagsisignal doon. O nag-flash, ganun. Kaya ikakabit na rin natin to. So lagyan muna natin ng tape dito para hindi pasukin ng tubig. Ayan, ito po yung papunta sa dashboard. At ilalagay na, iko-connect natin siya sa harness. So ito po yung kanyang connection. Ayan. So yung isang wire dito, yung ito, papunta rin po ito sa dashboard, yung neutral sensor. Kung naka-primera, segunda, tercera. At ito po yun, ikakabit na rin natin. Ito rin po yun, no? Ito muna sa taas. Yun, nakakabit na po yung ating sensor. Meron po isang putol na wire. Black push, red, green siya na may red.
dito po siya, ayan, putol po. Since putol, idudugtong natin yan. Kasi magkukulang po yung sensor. Ayan. So, dudugtungan natin para kompleto po yung primera, segunda, tercera, kwarta. Kasi yung socket na ito, ito po yung sa sensor ng ating primera, segunda, tercera, kwarta. Yun. So, sa pag-wiring mga tropa, dapat alam mo naman lang naman yung basic color code, no, ng motor, kung ano yung ginagawa mo motor para mapadali po yung paggawa mo at hindi ka magkamali, no? Or kung hindi ka sigurado, marapat eh meron kang test light para hindi umusok yung ginagawa mo, no? Kasi napaka-sensitibo pag-usapang wiring mga katropa. Yan. So, yung naputol na wire dito ay kinonik po natin. So, okay na po yan, yung linya na yan. Okay? So, sa dashboard, yung dalawang wire ng ating dashboard ay naikunik na natin. So, mula dyan sa dashboard, hindi pa natin gagamitin dito, hindi pa natin check dito yung mga wire. No? I-check muna natin yung kanyang dashboard kung gumagana nga ba yung mga sensor, no? Gaya ng neutral. May mga indicator dito. Check muna natin. Susi. Yun, gumagana po yung neutral. Mahina, mga tropa. Okay? Signal light. Yun, so hindi gumana yung signal. Gumagana doon, mga katropa. Sa kabila, hindi gumagana yung signal sa kabila. Ayan. Yun, so dahil hindi umiilaw yung kanyang signal dito sa kabila, ayan. So, check natin yung kanyang bulb kung pundi na o hindi. Check natin. Mukhang goods naman. Kinalawang lang. Ayan, ayusin muna natin. Meron po siya mga paa. Ayan, iangat natin yung mga paa na yun. Ayan, yung parang paa. Inangat ko lang para mas mag-fit siya dito. Check natin. Ayan. So, wala pong orange dito. Yun, meron. May ilaw po dito po sa baba. Ayan. So, wala pong connection ng orange papunta po rito sa taas, dito sa kanyang socket. So, check natin dito sa socket. Ayun, wala oh. Yun, meron. So, dito po sa socket, yung kulay orange na ito, wala po siyang binibigay. Ayan. Diba? So, nandito po yung problema. Sa orange na ito rito, ayan, may problema. Kaya magawin natin, jumper natin yan o recta rito. So, naikabit ko na po yung green, no? Yung orange. No, dahil sa katandaan ng motor na ito, pati yung mga socket niya nagkakaroon ng problema. Okay, so, ito na po yung switch, yung socket ng, sa signal, no? Gamit yung test light, check muna natin kung may kuryente na. Yun, meron na. Oh. So, ibig sabihin yung bulb nito, hindi ba pundi? Nagkaroon lang ng problema sa connection. So, ikabit na po natin yung bulb na tinanggal natin. Yan! Umilaw. So, ganun lang po siya mga tropa. Dapat alam mo lang kung saan ka mag-test light. No, gamit yung test light, mapapadaling yung buhay, hindi ka manghula-hula. Yan. So, ganyan kalapit si test light. And so, double check natin. May neutral. Yung signal dito sa kabila, gumagana. Kabila tayo. Gumagana po. Ayan. So, napakahina na po niya pero gumagana siya. Ayan. Okay. So, okay po yung ating signal at ikakabit na lang po natin sa mga signal light yung connection po doon ng orange at saka blue. Ikabit na natin kagad yan para matapos na tayo sa signal light. Okay. Ayan. So, check na po natin. Ikabit ko na po yung sa signal. Ayan. Milaw na. So, sa kabilang signal. Ayan. So, ilaw na po. Okay. Sa kabila naman. Ayan. Umiilaw. So, kung naikunik na natin yung mga wire dyan, ito lang po naman yan, eh. Color code lang naman po yan, mga katropa. Yung tigisang part nila ay ground, at yung tigisa, yung orange dito sa side na ito, yung light blue ay sa right signal. Ayan. So, hindi na po pinapalitan ni customer ito. Pinayos siya lang po yung signal, yung wiring connection. No? Mas maganda sana kung pinapalitan na rin niya rin ito. Pero okay na, napailaw na natin. Ngayon, sa likod naman, check natin. So, walang ilaw dito mga tropa sa kabilang side kasi punde. So, paitan natin ang bulb. Ayan.
Hello na. So, walang problema sa connection. Babalik natin yan dyan umaya. Sa kabilang side naman, check natin. Yun, so gumagana naman na napansin nyo. Pero okay na po yung connection, no? Meron na. At sa kabila. Yan, meron na din. Okay. So, goods na po tayo, no? Okay na po tayo sa signal. Sa signal light at ipifit ko muna, okay? Yan mga katropa, goods na po tayo sa signal. Okay na po tayo sa signal light. Next naman natin i-check. O, depende na po sa'yo kung ano yung unahin mo. Pero para sa akin, unahin ko itong connection ng kanyang busina. Kung may connection po papunta dito sa kanyang busina. No? Sinasabi ko kanina, yung sa busina natin ay yung light na green, no? Mga katropa, ito po, sana nakikita itong light na green. Dito po yan sa ating sa, ano, ito, light na green. Galing po yan dito sa Honeywell switch, no, sa ating switch sa taas. Yan, so ipipress natin yan dyan. Pag mag-supply ito ng ilaw dito, ibig sabihin, goods po yung linya, walang putol at okay na okay. Tutunog yan. Pag umilaw ito, so press ko na, so hindi umilaw. Yan, so ibig sabihin, may problema, kaya hindi umilaw. Yung isang test light natin naka-negative yan mga tropa. So ibig sabihin dito sa part na ito may problema. Buksan natin yung kanyang Honeywell switch, itignan natin, baka may problema naman dito sa switch. Okay?